may sumbong call me clip sa akin nilagyan ng ex ang mga bisis. Teka lang. Akala ko dahil sa verse 1 ang tira niya ay sa mga dati niyang kalaban. Pero eto, naka-emphasize eh, mga utol na bibe, mag-flow ang mga G. Tapos, creeps XB. Okay? X akin. So, malinaw na malinaw, mga utol, no? Hindi niya pinahapyawan. Sige, eto, mga utol, may bagong labas mula kay Barubal, Headsman? Hindi ko gets yung ibig sabihin niya sa Headsman. Manila Music, uploaded dyan sa Manila Music. Subscribe niya, mga utol, pipindutin niyo lang to. Kulay pula to pag hindi pa kayo nakasubscribe. Then pindutin niyo yung notification bell, etong bell na to. Pindutin niyo yung all para mag-a-update yan sa'yo kusa kapag may bagong labas. Okay? Sa akin din, ganun ang gawin nyo, mga utol. So, you all know Barubal. Sa mga hindi nakakilala kay Barubal, siya po ay membro ng Sam Boys and the Hood mula sa Donggalo Records. Okay? Kagrupo nito si Chronic, si MC Toots at si Narco Polo ba? Tama? Oh, hindi ko na alam yung iba pa. Pero yun, mga utol, Sam Boys and the Hood ang grupo ni Barubal. So, you all know Barubal. Game na. Painggan na natin kung anong sasabihin niya sa Headsman. Same Boys and the Hood. Manila Music. Piliting sukatin kulang ka ba? Pero mananatili lang sa lupa ang aking paa. Yun ang kaibahan kaya pilit mang ikumpara. Ito bang sagot sa tanong kung paano ka naging tanga? Dami ng hari-harian at Diyos, samantalang yung tunay na hari tahimik lang sa Gedli. Andito ko ngayon para mambastos ng mga bastos, kaya lahat kayo sa akin ay kalang mabigat. Ako'y nandito para mambastos ng mga bastos, no? Kulang kayo sa lahat. Daming hari-harian at mga feeling Diyos, di ba? Pero yung tunay na hari, tahimik lang sa Gedli. Okay, nasa gilid lang, nananahimik. Para marami nagahari-harihan. So, he's talking about hip-hop, no? So, yun sinasabi niya. Kung susukatin, pipilitin tayong pagkumparahin, eh kulang ka pa talaga. Okay, yun sinasabi niya. Pero ako'y pinili kong manatili lang o hindi makipagyabangan sa inyo, manatili lang ang paa, ang mga paa ko sa lupa. Eh, parang ganun sinasabi ni Barubal at tingin ko yun yung hook. Mambastos ng mga bastos, kaya lahat kayo sa akin ay kalang mabigat. Pero ni minsan di naging pabigat. Pag lumabak sa mic, daig paborak sa bilat. Nakapasok talagang swa kahit minsan nakakasulasok. Laging handa sa paksa kahit na wala kong pasok. Ako ay estudyanteng tamad sa aralin. Sa akwal na pagsusulit, ikaw na magaling. Wala akong dating, yan ang laging pasarin. Karamihan ng mga nagsabi, laglag na sa bangin. So wala akong dating, yung mga nagsasabi na ako'y mahina. Pero karamihan ng mga nagsabi noon eh wala na, laglag na sa bangin. Yun ang sinasabi ni Barubal dito. Ako'y tamad pumasok at tamad sa aralin. Ako'y isang estudyante pero tamad ako sa aralin. Pero sige, walang problema. Kayo na yung magaling dito. Yan sinasabi ni Barubal sa mga una niyang linya. Tuloy na natin. Ihan ang mga nagsabi, laglag na sa bangin. At wala rin narating masakla. At malagim ang sinapit, panay banggit, Barubal ang salarin. So teka lang, siguro ang binabanggit niya dito o pinapatamaan o pinapatutsadahan dito ni Barubal ay yung mga kalaban niya sa mga ati, mga dati nila nakatirahan ng Sam Boys and the Hood. Okay? So pinapatamaan niya na wala na itong mga to. Pero lagi ninyo akong binabanggit, Barubal. Pero kayo ay laglag na. Wala na kayo dito. Parang ganon sinasabi ni Barubal dun sa mga naging kalaban niya. Tuloy na natin. Panay bati ko sa aking bakla ka at matimutak gamit ko walang bisa ang bayag sa patalim. Kung di ka bobo, alam mo na pagbirit ko sa tono. Daming humindi sa akin, di pinilit mapa-oo. Daming visit at mga loko na sinampal lang katotohanan. Mga pulang lorong ginampala ng toro. Mga pulang loro, no? Kinumpara yung loro sa toro, no? Isipin mo, gaano kalayo diferensya nun. Yun ang sinasabi ni Barubal na parang, ano ba, balikan natin ha. Medyo mabilis yung lyric video, mga utol, at nalimutan ko yung ibang linya sinabi niya. Sinapit panay banggit, Barubal ang salarin. Panay bati ko sa aking bakla ka at bating utak gamit ko walang bisa ang bayag sa patalim. Utak gamit ko walang bisa ang bayag sa patalim. Utak ang gamit ko. Yun lang, napakasimple no? Walang bisa ang bayag sa patalim. Napakasimple no? Magyayabang ka,
na may bayag ka pero walang visa, wala yang kalaban-laban pagpatalim ang hawak. Napakasimple nung sinabi, no? Kasi utak ang ginagamit ko, hindi puro tapang. Parang ganun ang gustong sabihin ni Barubal dito. Tapos sinasabi niya na panayasabi na bading ka, ganyan-ganyan. Mga nagsasabi sa kanya noon. Yung mga dati niya siguro nakalaban. Tapos parang tingin niya, hindi niya na makita ngayon. Okay, tuloy na natin. Kundi ka bobo, alam mo na pagpirit ko sa pono. Daming humindi sa akin, di pinilit mapangungo. Daming visit at mga loko na sinampal ng katotohanan. Mga pulang lorong ginampalan ng toro. Kung pipiliting sukatin ko lang ka pa, pero mananatili lang sa lupa ang aking paa. Yun ang kaibahan, kaya pilit mang ikumpara. Ito bang sagot sa tanong kung paano ka naging tanga? Ito ang sagot sa tanong paano ka naging tanga. So, mga, ganito ako kagaling. Kaya pag ikinumpara ka sa akin, tanga ka. Mukha kang tanga. Kasi ganito ako kahusay. Yun sinasabi. Parang sinasabi nung hook ni Barubal. Okay, tuloy na natin. Dami ng hari-harian at Diyos. Samantalang yung tunay na hari, tahimik lang sa Gendly. Andito ko ngayon para mambastos ng mga bastos. Kaya lahat kayo sa akin ay empty. Oh, yun. Para mambastos ng mga bastos, ha? Napakalinaw no. Naka-indicate talaga na andyan siya para mambastos ng mga bastos. Sa mga bastos lamang. Pero doon sa mga hindi naman kasali, walang kinalaman, eh hindi, wala siyang pakialam. Parang gano'n, o hindi ko kayo pakialaman, no? Lahat kayo sa akin ng FT. Food trip, okay? Tuloy na natin. Bibihira mag-flow ang mga G ng ganito. Pagbigyan mo na bihira lang may sumbong. Call me trip sa akin, nilagyan ng X ang mga business. Teka lang. Ang akala ko, dahil sa verse 1, ang tira niya ay sa mga dati niyang kalaban. Pero eto, tsaka ano eh, naka-emphasize mga utol na bibe, mag-flow ang mga G. Tapos, creeps XB. Okay? X akin. So, malinaw, mga utol, no? Hindi niya pinahapyawan. Ito'y kumpirmado, tinira niya. Dito ulit ang XB. Okay, balikan natin ha, para malinaw. Bihira mag-flow ang mga G ang ganito. Pagbigyan mo na bihira lang may sumbong. Call me creep sa aking nilagyan ng X ang mga business. So parang ginaya niya rin pati yung flow na ginawa ni Honcho dun sa And Ikaw, no? Bihira. Ulitin natin, ha? Ayan, o. Na bihira lang may sumbong. Call me creep sa aking nilagyan ng X ang mga business. Siguraduhin hindi ka na makakaahon, Chong. Oy, yun, no? Ang galing ng pagka pagka-slice, no? Ini-slice yung pinutol yung syllable. Hindi ka na makakaahon, Chong. Makakaahon, Chong. Pero ang ginawa niya, pinagdikit niya yung syllable ng ahon dapat 'yan. Hindi ka na makakaahon. Tapos Chong, parang normal na tawag natin sa tropa kung ano pa man, 'di ba? Chong, musta ka? Parang ganoon, parang dude, no? Patumbas ng dude. Pero ginawa niyang Honcho. Okay? Malinaw na malinaw 'yan, mga utol, ha. Hindi tayo nagbubuklat ng issue pero nilagay yan, no? At saka yan ay nakadilaw pa. Okay? So, ibig sabihin, pinukul niya talaga sila Honcho at ang XB. BB, Flow G. Diba? Tas XB, Honcho. Okay? Malinaw yan, mga utol. Balikan natin, no? Call me creep sa aking nilagyan ng X ang mga business. Siguraduhin hindi ka na makakaahon, Chong. Don't get me wrong, baka issue na naman. Don't get me wrong. Biglang bawi pala na. Oh, baka issue na naman, makakaahon ang sinabi ko, hindi ka na makakaahon, Chong. Pero napakaganda nung pagkakahulma niya noon para ipukol ng maayos. Pero hindi naman ano eh, kumbaga naka ano 'yan eh, naka wordplay, no? Nilaro niya ng gusto yung mga words para maisalansan niya na maayos na pwedeng bigyan ng ibang meaning. Pero kapag babasahin mo nang walang ang tawag doon, Malaysia, nang walang Malaysia, eh hindi naman pukol kumbaga. Pero dahil inindikit nila yung X, yung B, yung BB, yung Honcho, so alam nyo na yun. Tuloy na natin mga utol, ha. Don't get me wrong, baka issue na naman. Tawag dito wordplay, baka di mo pa alam. Magpaturo ka sa guro mo, ihong palaban sa akin ang itinuro bago iprito balatan. Butang ina. Magpaturo ka sa guro mo, no, na palaban. Pero sa akin kasi, ang itinuro, bago iprito balatan. No, napaganda nung ano niya. Tsaka pansinin niyo mga utol, ha. Sige, pansinin natin. Simula umpisa, naka-multis to. At tsaka ang dami niyang internals na binabanatan. So, given na yun, pag si Barubal, okay? Ihong, palaban,
pre-iprito, balatan. So, yon, yung mga yon, mga ganun. Multis yan, mga utol. So, masasabi ko. Tira to eh, no? So, tinira niya dito yung mga binanggit niya. Okay, hindi na natin uulitin pa. Pero, kumpirmado, tinira niya. Pero sabi niya, baka issue na naman, ha? Pero sa akin, bago iprito, ang tinuro sa akin, bago iprito, balatan. Okay? Yung mga tinitira niya o mga kalaban niya. Tuloy na natin. Pasyadong basic lang sa akin ang ganitong balatan. Pinaybay ang gubat sa sarili kong paraan. Dami dyan di marunong tumungo maski makirangan. Kahiyang isiping idol nyo si Kiko pa naman. Diba? Ang dami dyan hindi marunong yumuko o magbigay ng respeto at makiraan. Mag-excuse man lang. Nakakahiya na ang idol nyo pa naman ay si Kiko. Si Francis Magalona na napaka-respetadong tao. Parang ganun sinasabi dito ni Barubal. No? Sa ako, binaybay ko ang gubat na nilakbay ko to na sa sarili ko lang paraan. Hindi ako gumamit ng kung sino man tao. Parang ganun sinasabi niya. O, tuloy na natin. Yung isiping idol nyo si Kiko pa naman. So sa mga bastos. Oo, pero suga pa ka sa trono. Mga feeling soro na nagpapalason sa kabayo. Kung magyapang ay todo, nagkaroon lang ng auto at kondo. Kala mo meron ng corona sa ulo. Porke nagkaroon eh, nagpapalason. Porke nagkaroon eh, para mga sorong nagpalason sa kabayo. Sino yung kabayo? Malinaw yung sinasabi dito ni Barubal na porke nagkaroon ng oto at nagkonto, nagyabang na parang mga hari. Parang ganun sinasabi niya, nagpiling hari. Sino yung mga yon? Binanggit niya dito, mga utol. Okay, tuloy na natin. Nagpapalason ka sa kabayo. Grabe si Barubal. Tuloy na natin. Kung pipiliting sukatin kulang ka ba? Pero mananatili lang sa lupa ang aking paa. Yun ang kaibahan kaya pilit mang ikumpara. Ito bang sagot sa tanong kung paano ka naging tanga? Dami ng hari-harian at Diyos. Samantalang yung tunay na hari tahimik lang sa Gendly. Andito ko ngayon para mambastos ng mga bastos. Kaya lahat kayo sa akin ay empty. Yung first verse, no, mga utol, iba yung tinitira niya. Yung mga dati niya sigurong kalaban. Second verse, iba rin yung tinitira niya. So, nakafocus yung pukol sa ex-batalyon, no? So, yun. Pero alam naman natin na magkakalaban sila. Meron silang. Pero doon sa first verse, meron talaga siyang pinapatungkulan doon. Hindi XB ang pinapatungkulan doon. Yung mga dati niyang kalaban siguro. O sino pa man. Mga utol, no? Na mga nakatunggali niya noon. No? Hindi na daw matrace ngayon. Kumbaga, wala na. Nawala na. Kumbaga, hindi nakasali sa rap game. Parang ganun sinasabi niya. Nabura na. Kumbaga, hindi na napapansin ng mga tao. Yun ang sinasabi ni Barubal. At itong track na to na Headsman, eh parang represent at the same time nagpapakilala siya doon sa mga kalaban niya and tumitira siya yun. So tuloy na natin. Pero gaya na sabi ng hook, ito'y mambabastos siya, nandyan siya para mambastos ng mga bastos. Okay, malinaw na malinaw yun. Tuloy na natin. Kulang ka pa, pero mananatili lang sa lupa ang aking paa. Yun ang kaibahan, kaya pilit mang ikumpara. Ito bang sagot sa tanong kung paano ka naging tanga? Dami ng hari-harian at Diyos. Samantalang yung tunay na hari tahimik lang sa Gendly. Andito ko ngayon para mambastos ng mga bastos. Kaya lahat kayo sa akin ay empty. So tingin ko yung binabanggit niyang hari ay si Kuya Drew, no, na nanahimik sa Gendly. Pero ako ay nandito para mambastos ng mga bastos. Yung mga nagahari-harian at nagfe-feeling Diyos. Yun ang sinasabi niya. At dito, pag inumpara ka sa akin, eh, malalaman ng mga tao kung gano'ng kakatanga. Yun sinasabi niya. Ganito ako kakahusay. Okay? Tuloy na natin. Galing ng mga sulat, ang linaw sa panga. Pasarin sa mga utak ng halimaw sa banga. Pinisil mga sugat, di nagpasilaw sa banta. Banto ka man sa isip mo, waya aray ka sa bangka. Galing ng mga sulat, ang linaw sa panga. Ang linaw sa panga. Ba't ang linaw sa panga? Mamaya pwede naman sa mata. Pero halimaw sa banga ang tinugma niya doon. Pasaring sa mga utak ng halimaw sa banga. Okay? Pinisil mga sugat, dinagpasilaw sa banta. Barko ka man sa isip mo ay aaray ka sa bangka. Yun ang mga ano. Ito'y nakatalinghaga mga utol. Pwede niyong isipan to ng iba pang ano. Pero ito'y bira pa rin. Doon sa mga, baga, tingin mo sa sarili mo ay malaki. Kumbaga malaking tao ka na, malaki pangalan mo, pero sa akin ay aaray ka, okay, bangka lamang. Parang ganun, no? Napisil ang mga sugat, di nagpasilaw sa banta. Pinisil ang mga sugat, di nagpasilaw sa banta. Okay, hindi na takot, no? Hindi na alinlangan yung mga sinasabi niya, no? Pasaring sa mga utak ng halimaw sa banga, ito'y tira. O parinig ko sa mga nagkukunwari ang
halimaw, no? Kunwari ang malulupit, yun ang sinasabi ni Barubal dito. Tuloy na natin. Tunod ang utak habang sabog sa damo. Daming sabat ng sapik na corona ay mata mo. Sariling titulo mo lang ang malinaw sa mata mo. Parehas na siguro tayong bobo kung ganyan ako. Ayun ang bigat nun, ha? Parehas lang tayong bobo. Kung ganyan ako sa'yo. Kung parehas, doon tayo magiging parehas na bobo. Pero sariling titulo mo lang ang malinaw sa mata mo. Self-proclaimed. Parang ganoon sinasabi niya, no? Daming sabat sa sabik, sabat ng sabik na corona ay mata mo. Daming gustong maging hari, 'yun ang sinasabi niya. Dami nag-aari-arian dito. Lunod sa utak habang lunod ang utak habang sabot sa damo. Yung parang nag-hallucinate na lang, no? Sabog ka lang kaya mo naiisip yung mga bagay na 'yan, no? Na feeling mo hari ka, no? Yung parang ganoon sinasabi dito ni Barubal. Tuloy na natin. Ganyan din ako kabobo kung magkasing utak lang tayo. Para sinabi niya na hindi ako bobo, ikaw ang bobo, napaka-bobo mo. At dito pag kinumpara ka sa akin, mukha ka ng tanga yun. Parang represent niya nga, at the same time represent, at the same time ay tira niya. At sa mga tinira niya, ayun mga utol. So may bago na naman mula kay Barubal. Sana'y nag-enjoy kayo. Muli ako si Target Achilles in behalf of The Real South Pride Production. At feeling ko hindi ko na ipaliwanag ng gusto yung mga iba niya pang gustong iparating. So ayo mga utol, muli ako si Target Achilles. Maraming salamat po. Sana'y nag-enjoy kayo. Mag-iisang daan na tayo. Yun, sa December 1 yung kanta kong Problema mula sa album na True to Life. Okay? Mga utol, maraming salamat po. Mag-iingat. God bless. Stay safe mga utol. At saludo pa rin ako sa inyo lahat.